Dear Mommy Joy, magandang hapon sa inyo at sa lahat ng nakikinig sa programa ang Dear Mommy Joy. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Francis. Sumulat po ako sa inyo, Mami, dahil medyo mabigat-bigat po itong aking problema ngayon. May asawa po ako. Wala kaming anak. Kaya after 5 years ng mag-asawa kami, nag-ampon po kami ng batang babae. Noon ko nakita na napakasaya ng asawa ko. Araw-araw pagkagising, wala nang ginagawa kundi ang paliguan ng bata, bihisa ng maayos, suklayin. Minsan naaawa na ako sa asawa ko. Kasi sa 5 taon na nagsama kami na wala kaming anak, nalungkot po siya. Medyo late na din po kasi nung nag-asawa kami, 30 plus na. Kaya siguro ganun. Nagsumikap naman din sana kami na magpatingin sa doktor. Hanggang sa nag-menopause na po siya. At the age of 39. Kaya hindi na po talaga kami nagkaroon ng baby. At dahil sa gusto po talaga niyang magkaroon ng anak, nag-ampon po kami. Hindi ko kadugo, hindi rin niya kadugo. Anak po ng kaibigan niya na maraming anak. At nahihirapan na pong alakihin yung mga bata. Kaya sabi niya sa akin, ano kaya kung amponin natin yung isa? Pinili niya yung medyo malaki na. Mag 7 years old yung bata noon. Maganda yung bata. At sabi niya sa akin, hindi naman natin itatago sa kanya yung kanyang pagkatao. Kahit na bubuhayin natin siya, aalagaan, pero dapat alam pa rin niya yung tunay ng mga magulang niya. Para sa akin, Mami, hindi naman ako selfish. Ang akin lang na maging masayang asawa ko na magkaroon kami ng bata sa bahay. Naging malapit na rin yung bata dahil anak nga ng best friend ng wife ko. Madalas doon kami bumibisita. At kapag may mga pagtitipon kami sa bahay, andun sila palagi. At hindi rin po kalayuan yung kanilang bahay. Hanggang sa nasa high school na yung bata, mas malapit siya sa akin. Walang mali siyang yumayakap, mahalik sa akin. Tatay po talaga ang turing niya. May mga pagkakataon na nagseselos yung asawa ko. Dahil dalagita na yung bata eh. Marahil dahil sa alam niya na hindi naman po namin kadugo yung bata. Kaya nung minsang naging away po namin yun, sinabi ko po talaga sa kanya, alam mo, ikaw ang may gusto na mag-ampon. Sinuportahan lang kita. Pero kung yun lang man ang makakasira sa ating dalawa, pwede mo namang ibalik sa mga magulang yan. Total alam naman din niya kung sino ang mga magulang niya. Siya naman ang umayaw, Mami. Umiyak pa. Sabi niya sa akin, hindi, over my dead body. Napamahal na ng sobra sa kanya yung bata kasi magsi 7 years old pa nga lang eh. Hanggang sa nag-high school na. Parang naging buhay na po talaga yun ang wife ko. Minsan nakakalimutan na niya yung mga sariling mga kailangan niya. Mapupunta lahat sa bata. Eh yung bata naman, alangan naman na pigilan ko kung ano yung kanyang nararamdaman. Minsan pag nakaupo ako, nahihigayan at umuulon, naging ulan niya yung lap ko. Masyadong naging malisyosa lang siguro yung asawa ko. Kaya minsan tinatawag niya. Hindi ka naman pwedeng pigilan yung bata. Hindi na nga ako nagbibigay ng kung ano-ano sa bata eh.
mga bagay na maaaring magpalapit pa ng husto sa akin dahil nga sa nakikita ko sa asawa kong pinagseselusan niya yung bata. Hanggang sa hindi inaasahan, Mami. Nagkaroon po ng karamdaman yung asawa ko. Hindi namin alam na mayroon pa na siyang karamdaman. Dahil kinakaya-kaya lang niya ito. Kaya nung pinatingnan namin sa doktor, malala na po pala at may taning na siya. Wala kaming magawa, kundi ang umiyak. Hanggang sa sabi niya, maaring hindi na daw siya magtagal. Napakahirap ng pinagawa niya sa akin eh. Nung pakiramdam siguro niya na talagang yun na ang magiging katapusan niya, sinabi niya sa akin, hold na akong dalhin sa doktor. Kung bawian man ako ng buhay, gusto ko dito na lang sa bahay para nakikita niyo ako. Kasi sabi niya, ubos na yung savings natin, hindi naman ako gumaling. Baka ito yung magiging dahilan para pauwiin na ako. At baka ito ang dahilan kung bakit hindi tayo binigyan ng anak. Dahil maikli lang pala ang panahon ko dito sa mundo. Ramdam ko yung magaan na acceptance niya dun sa kanyang sakit. Pero ang huling habilin niya sa akin, ang sabi niya sa akin, huwag kong ibigay ang bata kahit kanino. Huwag ibalik sa kanyang mga magulang. At sabi niya, nararamdaman daw niya na gustong-gusto ako nung adopted namin. Yun daw po ang dahilan kung bakit siya nagsiselos. Kaya madalas daw siya nasabi ng bata sa kanya, napakabait talaga ni tatay, nay. Ang gwapo-gwapo pa. At saka napakamaalaga. Alagang-alaga ka talaga. Napakaswerte ng babae na nagustuhan niya at ikaw yun, nay. Sana ako rin pag nakapag-asawa, katulad din ni tatay. Feeling ng asawa ko, gusto ako ng bata. At ang sabi niya sa akin, hindi ka pa naman ganun katanda. Tatapusin mo ng pag-aaral yung bata. Gusto niyang kumuha ng education. At sabi niya, ligawan ko daw pag wala na siya. At kung pumayag, pakasalan ko. Nagulat ako sa sinabi niya, Mami. Ipapaasawa niya sa akin pag namatay siya, yung ampo namin. Sabi niya, mabait na bata yan. Pinalaki natin ng may disiplinang mabuti. Mas maganda, sabi niya, yung mas mata sa'yo. Dahil pagtanda mo, maaalagaan ka niya. And besides, hindi na kayo mahihirapan mag-adjust. Dahil sanay na kayo sa isa't isa. Nagulat ako, Mami. Ang hirap paniwalaan, kaya sabi ko sa kanya, ano ka ba? Ano ba yung pinagsasabi mo? Sabi niya, maging practical tayo. Sa karamdaman kong ito, hindi na talaga ako matatagal. Mga ilang linggo nga lang ang lumipas, Mami. Binawian na po talaga siya ng buhay. At hindi ko alam na yun na pala talaga ang magiging katapusan niya. Pagkamatay ng asawa ko, kinocomfort ako nung adopted namin.
Sabi niya sa akin, Tay, huwag ka masyadong malungkot. Malapit na akong makapagtapos. Wala na rin ang problema mo. Hindi kita iiwan. Dito lang ako para sa'yo. Kaya nung nawala na yung asawa ko, kami na lang dalawa. Natin sundo ko siya sa eskwela. Hindi na siya nag-college sa malayo. Dahil ayaw niya akong iwan. Ngayon tapos na po siya mami at nagtuturo na. Tataka ako sa bata, hindi nagpaligaw. Minsan may umakyat ng ligaw. Hinarap niya. Nagulat ako, wala pang 30 minutes. Umalis na yung tao. At hindi na po talaga bumalik. Hanggang sa birthday ko. 22 years yung agwat namin, mami. Pangalawang birthday ko mula nang mamatay ang asawa ko. Ang sabi niya sa akin, huwag ka mag-imbita ng kahit sino sa birthday mo. Gusto ko ikaw lang at ako. At dito lang din tayo sa bahay. Sa umaga, niyaya niya akong pumunta sa puntod ng asawa ko. At doon nagulat ako. Sabi niya, Nay, nauna ka man sa amin. Pero yung ipinagbilin mo sa akin mamaya, sasabihin ko na kay tatay. Sana magustuhan ni tatay yun. Dahil gustong-gusto ko yung ipinagbilin mo sa akin. Hindi lang po ako kumibo, mami. Hanggang sa umuwi na po kami, niyaya niya ako na bumili ng mga lulutuin namin. Maraming gusto siyang lutuin pero konti-konti. At nandun yung mga paboritong pagkain ng asawa ko. Wala talagang bisita. Tahimik sa bahay. Isang ilaw lamang ang binuksan niya. Hanggang sa noong hapunan na, pinatay niya ang lahat ng ilaw. Nakaready na yung pagkain sa mesa. At ang tanging ilaw namin ay isang kandila. Doon sa table na siya talaga ang nag-prepare ng lahat ng yun. Pagkatapos, siya na ang nag-volunteer na mag-pray. Pinanalangin niya ako. Pagkatapos nung kumain na po kami, sinubuan ako ng anak-anakan ko. Pagkatapos hinalikan ako sa pisngi. Matagal. First time din na nakita ko siyang uminom. At binigyan din niya ako. Sabi niya sa akin, Happy birthday, tatay. Ito na yung birthday mo na hindi mo makakalimutan. Katapos namin kumain, nakadalawang shot na kami. Sabi niya, ayoko na, tay. First time ko uminom. Sabi ko, sige, huwag nang pilitin. Ako rin, ayoko na rin. Tumabi siya sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit. At ang sabi niya sa akin, tay, ito na siguro yung tamang pagkakataon para sabihin ko sa iyo yung habili ni nanay. Ang sabi ni nanay, kapag kawala na daw siya, kailangan ko daw magtapos ng pag-aaral.
Gusto niya maging teacher ako. Kaya naging teacher ako ngayon. At ang sabi niya, huwag daw akong mag-aasawa ng iba. Kung gugustuhin mo daw, ako ang asawahin mo. Naitulak ko po siya ng dahan-dahan. Inilayo ko po yung mukha niya sa akin. At ang sabi ko sa kanya, totoo ka. Opo, tay. Yan po ang habili ni nanay. Tutal hindi naman daw tayo magkadugo. Mahal man daw natin ang isa't isa. Nakikita daw niya yun. Ayaw niya na iwan kita. Dahil hindi ka daw maaalagaan ng mabuti. Tayo na lang daw dalawa. At least, kilala natin ang isa't isa. At inaalagaan na rin natin ang isa't isa, lalo na ikaw, sa akin. Parang gusto kong umiyak. That time, mami, di ko akalain sa asawa ko na pati pala dun sa bata, inihabilin niya. Kaya sinabi ko ganun din ang habilin niya sa akin eh. Ganun din pala sa'yo. At doon sinabi ng bata, tay, mahal naman talaga kita eh. Hindi tata yung pagmamahal ko sa'yo. Sobra akong hanga sa pagmamahal mo kay nanay. Kaya nasabi ko nung kay nanay na sana kung may lalaking magmamahal sa akin katulad ni tatay. Kaya siguro ganun ang habili niya. Pero alam mo, tay, sabi niya, kung inihahabilin din pala sa'yo ng nanay yan, so ano ngayon ang nararamdaman mo para sa akin? Ang sabi ko sa kanya, ang layo ng agot natin. 22 years. Pero ang tanong niya sa akin, pero tay, kaya mo ba akong mahalin bilang asawa? Hindi ako nakasagot, mami. Ang sabi ko sa kanya, baka pwedeng huwag muna natin pag-usapan yan. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa'yo. Pero sabi niya sa akin, sige tay, ang importante na sabi ko na sa'yo, na kung ako, gusto kita maging asawa para maalagaan kita. Ayaw rin kitang ibigay sa iba. Pero kung hindi mo ako gusto, hindi ko ipipilit yung bili ng inay. Dahil pati sa'yo, sinabi din naman eh. Pero ang sabi niya sa akin, hindi pwedeng maging mag-asawa tayo dahil sa bilin ng inay mo. Siguraduhin mo muna sa sarili mo. Isipin mo, kung hindi habilin yan ng nanay mo, ano kaya ang dapat na maramdaman mo sa akin? Ayokong magsisi ka pagdating ng panahon. Kaya pag-isipan mo ng mabuti yan. Pero ang ginawa ng anak-anakan ko, niyakap niya ako. Inaghahalik-halikan ako. At sinabi niya, tay, mahal na mahal kita. At mas lalo kitang mamahalin pag naging asawa kita. Sana, ikaw din pag-isipan mo yan ng mabuti. 4 na buwan na ngayon ang nakaraan, mami. Halos hindi ako makatingin sa anak-anakan ko ng diretsa.
Na totoo lang, mahal ko naman talaga yung bata bilang anak. Hindi ko alam kung pwede ko ba siyang mahalin bilang asawa. Ayuhan po ninyo ako, Mami. Ito po ang gusto kong ihingi ng payo sa inyo. Kitang-kita ako doon sa bata na gustong-gusto po niya ako. Bata siya, maganda. Di mahirap mahalin. Pero iniisip ko palagi yung pagiging tatay ko sa kanya. Ano na lamang ang sasabihin ng mga tao? Kahit na ba alam ng mga tao na hindi ko naman talaga kadugo. Kung tutuusin, sa closeness namin, marami nang nagdududa dahil sa hindi nga kami magkadugo. Kaya naguguluhan po ako ngayon. Wala rin akong gusto na iba. Madalas umuwi ako ng maaga dahil sa anak ko, sa anak-anakan ko, ayaw ko siyang mag-isa. Kaya siya rin hindi nagpaligaw. Di ko po talaga alam, Mami, kung ano ang dapat. Sana mapayuhan po ninyo ako. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Lubos na kumagalang, Francis.